huwag natin kalimutang mag-like, subscribe at hit ang notification bell para po updated tayo sa mga tips ko every weekend. What's up, Bayang Karolista? Ito po ang inyong lingkod, Master Ligim. At ito po ang mga silip at giya ko. Pero ngayong araw po, wala tayong giya at silip kasi po walang karera. Babalikan lang po sana natin yung mga nanalong kabayo nitong Sabado at Linggo. Medyo maganda po yung naging lineup po nun, tsaka yung resulta. Sana po nagsitama tayo. Medyo madihado lang po, pero na maganda naman po yung lineup nila. Papasalamat po pala ako sa mga bago kong subscribers. Maraming salamat po sa suporta nyo. Sana po madagdagan pa po yung mga subscribers ko. At para po lagi tayong dated sa karera, tsaka po yung inaabangan po nating Presidential Gold Cup na darating sa susunod na linggo pagkatapos ng Kapaskuhan. Sana ko'y mabigyan ko kayo ng magandang race analyze at ano po, mga tips po dun. Balikan po natin to, itong race number 1, yung pagkapanalo ni Susikat. Maganda yung pagkakadala po ni GB Mora dito, hindi niya inapura yung kabayo. Kaya po pagdating ng derechuhan, nakuha niya agad yung bandera. Naging advantage pa po niya rito yung timbang niya, 50 lang po yung peso niya. Kaya po medyo angat siya sa ano, buti na lang po maaga siya nakapwesto. Kaya nakuha niya yung panalo dito sa karera na to. Ito naman po sa race number 2, parang nanibago po sa pista tong 8 Magnum Opus. Nang nanalo po kasi ito sa Carmona nun, numero 9 siya. Nakakalaban niya po yung hometown. Nasa hometown po kasi si Jolo's Pride. Lumakbo po ito last time, Santaana at saka Carmona. Ngayon po bumalik ng Malbar, hometown po ni Jolo's Pride yan, kaya na-upset po siya. Dito naman po sa race number 3, diado po ito si Perfect Time. Nakakalimutan lang siguro natin, kahit mismo ako po nakalimutan ko siya. Pero tanda ko nga po nun, nanalo to nun JB Hernandez at sakay. Yan na din po ang kalaban, sila Tulos Express tsaka sila Chocolate Thunder. Parang race 5 po ata sila tumakbo nun sa pagkakatanda ko. Masyado lang nadiin ako sana, pero nakalimutan ko din siya, nawala sa isip ko. Stripes of Pink, medyo maganda yung naging ganun niya. Napabor po sa kanya yung karera kasi po pinilit kabulin ni Dream Big si Rodrigo. Kung hindi naman po kakabulin nila si Rodrigo, baka makatapos naman po si Rodrigo. Kaya tingin ko po, napabor lang sa kanya sa paghabol ni Dream Big. Naubos po si Dream Big kay Rodrigo, kaya napanood sila ni Stripe of Pink. Filipino Emperor naman po, masasabi ko medyo namimista pa si Filipino Emperor sa Carmona po kasi magaling to si Filipino Emperor Pero maganda na po yung pagkakadala ni Pamboy Ponce dito. Talagang sakto lang, namitahan lang niya si Alessandro. Si Alessandro talaga matapang mo sa laban niya, lalo na pag nabigyan niya ng unahan. Pero dumiskarte si Alessandro dito, umatras muna, binigay niya yung ere sa gis. Kaya bandang huli nung pag-jab nun sa is, medyo na late na siya kasi bumalik na lang po siya. Dito naman po sa race number 6, ito nabigla lahat dito, ibang ingay. Meron na po pala talaga to. Tsaka medyo bumenta na rin po siya nung karera. Kaya nadihado lang to talaga ng husto kasi sobrang daming bumenta. Tsaka ng derechuan, kumpul-kumpul na sila. Kala ko nga si Siki yung rumirimati na yun, yung 8 na po pala yun. At tingin ko next time po makakaulit pa tong kabayo na to si ibang ingay. Within Reach po, first time ko nakitang pinarimati. Di bandera po kasi si Within Reach Dati pong kay Sir Denden Sanbahon yan si Within Reach. Di bandera po talaga yan, kung abutin po talaga yan, meta na lang. Pero nung karera na to nakita ko pinarimati siya. Ang ganda na pagkakarimati niya. Na medyo na puwersa po kasi si Muniz kay Superal Nabigyan kasi ng puwersa ni, ng pressure ni Superal si Munich. Kaya medyo si Munich kinapos nun ng rektahan. Ito naman si True Religion, sumama nung rumimati yung uno. Dire-direto na rin siya. Pero kung medyo nakapwesto ng maagat si True Religion, baka si True Religion nanalo. Excuse me po. Yanis Peak po,
Nakakaangat po talaga to dito kasi medyo malakas po yung huling nilabanan nito. Kung di ko na maalala ko yung nanalo tong ay nang tumakbo po ito. Excuse me. Saan po ba tumakbo to si Yanis P? Parang San Lazaro po ata to tumakbo. Medyo maganda yung tinakbo nito nun. Bandera po yan, tarsera po yan dumating. Kaya hindi ko malabong ma-outstanding talaga siya. Si Blackburn po masyado lang malayo pinanggalinan. Pero nakita naman po natin ang lakas ng remate po pala ni Blackburn. Ito naman pong last race, King West Dirt Began. Halos yung iba rito tinalo na niya. Kaya po talagang may karapatan siyang mayamado dito. Dihado po yung pumortas dito, Prince Papay. Tinamaan ko po siya kaso barya lang, wala akong gano'ng ano, libang-libang lang po. Hindi ako gano'ng tumaya ng malaki. Kasi po, papas ko. Nag-aalay tsamba lang. Nah, dito naman po tayo sa nung nangyaring karera kahapon. Ito pong Pasay Travel City Racing Festival. Bullish Desire. Nung huling takbo po talaga nito, eh, inabot na lang ho sa meta eh. Namitahan na lang po ito nung huling-huling tumakbo. Kaya, tingin ko po talaga eh, mananalo na to, tsaka pista niya po yan, no? Kabayong ano po yan, kabayong Metro Trip po pala yan talaga si Bullish Desire. Inabot na lang po yan ni Money in My Pocket, medyo napaano lang po yung salida nun ni Money in My Pocket eh. Kaya talagang mananalo na talaga ito, watch out I'm coming. Lagi talaga nananalo to, Dihado. Kung manalo talaga to, Dihado. Si Coastal Road, parang pansin ko nagkaroon na ng problema eh. Kasi talagang nandun na siya nung rektaan, palo na ng palo si Danny Boy. Kaso talagang ayaw mag-response nung kabayo. Kaya yun, nadihaduhan sila ni Watch Out I'm Coming. 616, napabor lang po sa kanya yung karera. Kasi po hinabol ni Tony Sweat Lips tong si Dender and Denden. Pero yun nga ho, mayroon pa palang huling hininga to si Dender and Denden. Kaya pagdating ng Derek yun, bumalik pa. Napasabay kay Jeff Sarate. But na lang, Jeff Sarate yung 5. Nakadiscarte ng maayos. Kaya pagdating ng kurba, dahan Derek yun, doon na niya binigyan yung kabayo. Kasi napansin niya, wala na rin yung 13. Ubus na. Race number 4, Calle Loreto. Impresibo po yung panalo nito. Talagang tingin ko, magbibilang ng panalo to. Tsaka kagandahan lang po sa kanya, hindi po siya namimista. Mapa Carmona, Naik, tsaka Malbar eh, talagang kondisyon na kondisyon siya manak po. Kaya po, tingin ko eh, mananalo pa sa susunod to. Celebrity, nakalimutan din po natin to. Dating mataas po grupo nito, kadalasan po yung kakampi nila, Believe Me, nila Only One. At dati pong kay Sir Narciso Morales. Kaya medyo nakalimutan lang sa bentahan kasi medyo lumutang benta ni Count Me In. Mababa na yun po kasi sa laban. Kasi talagang buenas po talaga to si GB Mora. Nakapagpanalo rin siya kanina. Kelblar. Ito medyo antagal mag-response ito. Masama yung sinalida. Buti naisabay ni Jeff agad sa unahan. Kung di niya naisabay ito sa unahan, baka hindi niya nila abutin yung dos. Stay in the moment. Buti po nakapwesto agad siya ng mga pang-apat, pang-atlo. Talagang makikita naman po natin yung response ni Kelbar. Ang tagal po talaga mag-response. Ginugulpi na ni Jet. Ayaw talagang mag-response. Kaya tingin ko ipang long range na karera talaga to si Kelbar. Agi daw, nalaglag lang po pala talaga. Kung di po pala nalaglag si Agi daw eh, talagang nanalo na din po siya nakaraan. Nakita naman po natin yung laban niya kanina. Napagtulong-tulungan siya dito sa karera na to. Maraming mabilis, Premier Dansur, Headmastership na unti mo ora, bumalik pa ng Derecho 1, meron pa pala. Pero magaling pala talaga to si Agi daw. Kaya talagang mayayamado po pala talaga. Summer Cruise, kagaya nga po ng sinasabi ko lagi, kabayong Metro Turf po yan. Dito po talaga nananakbo yan si Summer Cruise. Mapadihado, mapayamado po. Tsaka kahit sino po sa kanyan, Christian Pilapil, Gaby Abobo, MD Jesus Kettle. Dito po talaga nananakbo yan sa Malbar. Ayang, wala yung pampremera kasi batang mabaliches. Puro salto inabot. Tsaka nahulog po kasi dito si Northern Pain, tsaka yung Musketeer.
Kaya medyo na-delay yung karera po dito kanina. Tony Slab naman po eh, talagang mabuti naman po talaga yung kabayo na yun. Tsaka talagang halos talunan na po talaga ni si American Factor. Kasi parehas lang naman po sila ng trainer din. Kaya di naman po talaga posibleng minsan nagkakabalikan sila. Kumbaga parang salitan lang yung laban nila eh. American Factor mananalo ngayon, susunod Tony Slab. Minsan Tony Slab mananalo, American Factor. Kasi po sa division nila medyo angat po sila sa lahat. Wala pa ako nakitang pwede pang maka-upset sa kanilang dalawa. Kay Candy, hindi na po sinasali. Pero kung makakalaban po nila si Wish Upon a Star, eh tingin ko malalaban sila doon. Kasi mabuti na po talaga ngayon yun. Huckleberry, Ginawa Motor. Nakita nyo naman nun ng Rumimate. Tsaka nang binanggit yung pangalan. Dire-direto Rumimate sa labas na labas. Kala mo, pigdadaanan silang lahat eh. Ito, magandang abangan, Security Supreme. Bayang karerista, meron na po yan. Dalang beses na pong nasisigunda yung Security Supreme na yan. Pag medyo gumanggang po yung laban, baka tingin ko makabihado. I Love 97. Ito tingin ko wala na to nung karera. Matras na ho to nung diretso. Kasi panabayan na si Spando Ballet at si Pretty Star. Pero nung pagdating ng ano po, bumukas sila. Nakabalik ulit sa loob, dire-diretso. Dito po kasi managaling manakbo tong I Love 97 na to. Saka doble manakbo to dito, lalo na sa gabi. Magaling po sa gabi yan, I Love 97. Lucky savings naman po, napansin ko parang ayaw manakbo. Pinapalo ni O'Neal nung media milya, ayaw mag-response nung kabayo. Si Radio Gaga naman, masasabi ko eh, parang sagad na po talaga sa laban. Kasi nakailang palit na rin po ng hineti to eh. Talagang ayaw na ano, hindi na siya masyado makasabay din sa ere. Nagpabago-bago po kasi takbo niya, minsan Remate, minsan Bandera. Kakain Batch, ito po parating ko sa Big 5 kagabi. Meron ako nung ano, live po ako, may 4 ako. Nasa nakaladkid ko yung 4, kaso parating ko Kakain Batchy tsaka Sari Baby, nasilat naman ni Best Regards. Maganda yung tinakbo ni Best Regards, 123 po preneba nito, 123.6 po ata siya, parang 124 na rin. Hindi rin po masamahin, tsaka bumalik na rin po yung buti ni Best Regards. Ang naging ano lang po talaga, na-pressure si Kakain Batchy. Pero kung naunahan po ni Kakain Batchy yun si Best Regards, tingin ko, hindi uubra si Best Regards sa kanya. Nagkaanohan lang kasi sila sa pwestuhan, naunahan kagad siya ni Boji sa largahan eh. Pag kaya tuloy si Kakain Batchy naghabol. Magaling po kasi si Kakain Batchy pag yun siya'y nasa unahan. Parang chance the racer po yan pag nasa unahan, magaling po talaga. Kaya tingin ko eh, talagang na-upset lang talaga siya ni Best Regards. Sorry baby, doble po yan, San Lazaro. Abangan po natin sa San Lazaro, lalo na po pag dihado. Ang galing po manakbo dun yan. Ito po yung Pasay Travel City Cup. Chance the Racer, bumalik sa hometown niya. Dito po kasi siya unang tumakbo, last year din. Dito sa Pasay Cup din po, race for siya tumakbo nun. Sabi ko nga po nun sa tips ko nung linggo eh. Si Beacon Street pa nga po sumigunda sa kanya nun. Unang takbo niya, J.A. Guse Pato. Magaling po talaga dito si Chance the Racer. Kaya talagang may karapatan siyang mayamado tsaka manalo rin sa karera na yung kagabi. Viva Morena, pinariremati na po. Medyo sinasanay na rin po sa ibang pista si Viva Morena. Medyo maganda na rin po yung tinatakbo niya. Si Certain to Win naman po, na parang na anuhan sa ere kasi mabilis. Heluska, Chance the Racer, medyo na-pressure siya sa ere nung dalawa. Hindi niya kagad nakapitan kasi maraming mabilis talaga. Goldsmith, tapos tong si Sun Also Rises. Kaya tingin ko eh, parang na ano lang to, nabigla, nawala yung ano, momentum ng Remate. Dahil ito, hanggang dito na lang po ako, hindi ko kasi natapos yung karera kagabi, nakatulog ako agad na maaga. Yung top star, ang ganda na pagkakadaan ni Boji dito. Galing pa sa likodan, kala ko nga Eva Style na nanalo, walang nauna kay Eva Style, lunti mo si Asyong, hindi nauna. Hindi rin nauna sila Daginding. Alonso Hall tsaka San Rafael. Maganda lang talaga yung inam na po pala to si Tapsar. Medyo nagmamatured na yung kabayo kaya tingin ko eh kaya pang umulit nito.
last race eh, pasensya na po, hindi ko na napanood tong last race eh. Naubusan ko kasi ako ng data kagabi. Tsaka kaya maaga ako natulog. Kasi nagsisimba ako eh. Sisimba ang gabi ko kasi ako. Kaya ganitong oras po nagising talaga ako. Babatiin ko lang po nga pala yung mga kaibigan kong karerista dito sa Caloocan City. Ito po sila, Boss Jimmy. Salamat sa'yo, Boss Jimmy. Lagi mo akong tinatanong kung ano ako, ha? Kung ano taya ako. Ha? Sa tano, ha? Pero sayang yung peak 5 mo, Boss Jimmy. Wala kang Arelberry. Kay Gilbert, Bert. Kita-kits ulit tayo next week. Merry Christmas sa inyo. Kay Mang Boy, Merry Christmas din sa'yo, Mang Boy. Sana makanyama na tayo kay sa kapatid ko, Mark Raymond Dadula. Kay Mang Nestor, Mang Nestor, Merry Christmas po sa inyo. Kay Paring Arnold, kay Brian. Kaibigan ko kay Brian, Merry Christmas. Mauna ko na, mabatiin ko na po kayo. Mauna na ako pumati sa inyo. Merry Christmas po sa inyo lahat. Kay Sir Edwin Baymosa, Merry Christmas po sir. Sir Carlo Coronado, Merry Christmas. Sir Angelo Pangilinan, Merry Christmas din po. Kay Idre, Noel Lustre, ayaw tayo pagbigyan talaga ng tadhana. Pero tingin ko malapit na to. Merry Christmas sa'yo, Dre. Maraming salamat sa laging pagsubaybay sa akin. Binabati ko rin po ng Merry Christmas yung mga kaibigan ko sa FB Group, Balitang Carrera United, Burning the Track, mga Silip at Gia, tsaka JG Group pong karerista. Advance Merry Christmas din po kay Sir Miguel Badyaw Recusana ng Hokkaido, Japan. Sir, regalo ko. Kahit isang chocolate lang. Hindi, joke lang po yun. Naingat po kayo dyan. Sana po eh, maging okay po yung Pasko nyo. Pag may time po kayo, tawag po kayo sa akin para makapagkwentuhan naman po tayo. Kaibigan ko kay Tristan Manalo, Merry Christmas sa'yo, Brad. Salamat sa walang sawang pag-e-edit ng video ko. Hindi pa ako makapag-edit. Kasi talagang hindi pa kaya ng cellphone ko eh. Puno yung apps. Kasi ano po, yan. Kaya niyan, gaitong oras. Naglalaro lang po ako ng ano, ng ML. Pampalipas oras po kasi mga 3 po eh. Gagayak na kami. Mag-aayos na ako para maaga ho kasi ako nagsisimba. Alas 4 na umaga. Good luck po sa atin. Meron na naman po tayong ilang araw para maghanda. At yung dahil naantay natin na Presidential Gold Cup po sa susunod na linggo, eh sana po mabigyan ko kayo ng maganda analyst. Talagang pag-aaralan ko pong mabuti yun. Tsaka yung mga gaganaping karera po dun, eh sigurado maganda. Dito na lang po muna. Ito po ang inyong lingkod, si Master Lekim, na nagsasabing ang karera tapat-tapat lamang. Minsan suwerte, minsan malas. Sa pag natapat tayo, napagbigyan, huwag natin kalimutan magpasalamat sa taas at tumulong sa ating kapwa. Maraming salamat po. Magandang umaga po ulit. God bless po sa inyong lahat, mga bayang karerista. What's up, bayang karerista? Master Lekim po ito. Huwag po natin kalimutang mag-like, subscribe at hit ang notification bell para po updated tayo sa mga tips ko every weekend. Nagbibigay po ako ng tips tuwing Sabado at Linggo. Sana po makasama tayo. Maraming salamat po.